What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. This is Red Moto and for today's video, pag-uusapan natin ang pinakabagong hari ng Underbone, ang Suzuki Raider 150 Fi. So guys, ayan ang aming 1-month-old na si Red Kidlat. 2022 model Suzuki Raider 150 Fi. Yung color niya is matte Bordeaux red. Bordeaux o Bordeaux? Hindi ako sure sa basa dun guys, comment nyo na lang. Dito muna tayo sa ulo. Ito meron siyang LED headlight. Ayan, and ito yung Suzuki emblem, letter S. Meron din siyang emblem dito nakalagay Fi, kasi fuel injected na siya. And ito yung maangas na, paborito ko rin ito eh. Hyper Underbone. Replicod, naka-disc brake. And meron siyang dual piston caliper. And ito yung kanyang suspension. Showa. And telescopic fork. And ito naman yung kanyang fairings. Napaka-solid ang angas ng dating, no? Nakalagay na rin pala dun sa mga decals niya yung ibang information. Liquid cooled, 6-speed gears, dual overhead cam, 4 valves, and Suzuki Raider R150. Tires niya 70x90x17 yung harap. And 80x90x17 naman yung likod. Pirelli Diablo Rosso na yung gulong na Red Kidlat. Pero yung stock na is IRC. So yan yung mahaba niyang exhaust. And eto naman yung kanyang foot peg na metal. No, hindi siya goma. Unlike dun sa ibang motorcycle. Pero hindi siya ma-vibrate. Yun ang kagandahan dyan. Stylish pero hindi ma-vibrate. And meron siyang kickstart. Na napakalaking advantage. Lalo na pagka pupunta ka sa malalayo. Hindi mo kailangan mag-alala na baka maubusan ka ng baterya hindi mag-start yung motor mo kasi meron kang magagamit na kickstart. And meron siyang compartment na pwede mong lagyan ng papers. Pero hindi siya advisable lagyan ng gadget since nasa ibabaw siya ng makina kaya umiinit. And ito naman yung kanyang upuan na may kanipisan. Lalo na yung upuan ng angkas na ang nipis nga. And ito yung kanyang grab bar na sobrang angas oh. Parang Batman. Ganyan talaga yung design niya, no? Manipis. Parang nakadesign siya parang arrow. So, for aerodynamics talaga siya. And sa ilalim ng upuan, wala siyang storage space. Ito lang. Alagayan ng screwdriver at ito. Ito naman ng kanyang fuel cap. So, ang fuel capacity niya is only 4 liters. So, dito naman tayo sa kanyang digital panel. And man-check engine, neutral indicator, speedometer, gear indicator, trip meter. And meron din siyang digital clock. Saka meron din siyang select and adjust button. Ito naman natin makikita ang ating RPM. And meron din siyang shutter lock, anti-theft, switch ng headlight, high beam, low beam, busina, turn signal, and syempre meron siyang electric starter. So yung side mirror natin is A350 Turismo, Ducati side mirror, galing Shopee. Hindi na ito yung stock side mirror kasi pinalitan natin yung side mirror niya. Yung stock kasi mahaba yung stem and nakakailang sumingit-singit. Pero maganda yung stock na side mirror kasi malaki yung vision mo. Pero pinalitan natin para mas mukha siyang aggressive. Wala siyang anti-slipper clutch pero malambot yung clutch niya. Hindi siya matigas. And since wala nga storage yung Raider 150, malaking tulong yung meron tayong alloy top box. Ayan, ang brand niya is Dukan. And syempre ang ating HRV V2 bracket. V2 kasi ito, yung design niya is nakasadya para sa RFI talaga. Raider Fi. And siya nga pala, meron siyang 147.3cc displacement. All in all, itong motor na to ay kaya mag-produce ng 18.2 horsepower at 10,000 RPM. At may maximum torque ng 13.8 Nm at 8,500 RPM. And meron siyang seat height na 765mm at weight na 109kg na sobrang friendly sa average Filipino height. So sobrang ganyan, sobrang dali niya i-maneuver sa traffic. Soundcheck! And that's it for today's video mga guys. Please hit the like, comment, share, subscribe, and turn on the notification bell para update kayo pag nag-upload ako ulit. And ayun lang mga sir, ride safe always. Thanks for watching. Bye-bye.